Dear Mommy Joy, bumabati po ako ng isang magandang hapon, Mommy. At tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lola M. Sumulat po ako sa inyo upang ibahagi po itong aking naramdaman ngayon. Hindi ko alam kung may mga katulad kong senior citizen na 80 years old na po, kung magugustuhan kaya nila itong ibabahagi ko pong kasaysayan. Nabiyuda po ako noong 49 years old po ako. At dahil sa may limang apo po ako na inaalagaan, nakalimutan ko po ang sarili ko. Wala na akong ginawa kundi ang paaralin sila, arugain, dahil iniisip ko po yung magandang kinabukasan nila. Elementary, high school, hanggang sa nagkolehiyo. Akala ko noon magiging masaya na po ako, Mami. Dahil sa dami nila na inalagaan ko at pinag-aral, na halos 90% ay nakapagtapos at nakapagtrabaho ng maayos. Akala ko hindi ko na kakailanganin ang kasama sa buhay. Dahil sa dami ng mga batang inalagaan ko at pinag-aral, iniisip kong hindi talaga nila ako pababayaan. Hanggang sa naging 60 years old na ako, masaya pa rin ako that time. May mga nakapagtapos na, dumagdag na naman ang iba. Hanggang sa yung mga anak na nang pinag-aral ko, ang inalagaan ko. Subalit nung nakapagtapos na ang lahat, may mga sariling hanap buhay na. Dahan-dahan nang nagbago ang sitwasyon. Yung iba, malalaman mo na lang na malayo na. May mga nag-asawang ni hindi lang man ipinaalam sa akin. Nasaktan ako. Siyempre hindi yun ang inaasahan ko sa kanila. Gaano man sila kalayo. Sa panahon ngayon na hindi na mahirap ang komunikasyon, eh talagang umasa po ako na yung respeto ay hindi po talaga mawawala. Pero sadyang, nung nag-70 na ako, ayun, mas lalong naging mahirap para sa akin. Sa dinami-dami ng inaalagaan ko, uugod-ugod na ako. Minsan naiiyak na lang ako nang hindi ko sinasadya. Lumuluha na lang ako ng hindi ko alam. Kasi minsan hinahanap ko kung nasaan na sila. Sa dami nila at sa pagmamahal na meron ako sa kanila, lalong-lalo na nung bata pa sila. Wala lang man kahit isa na nakaisip kung kumusta na kaya si Lola. Kumusta na kaya si Nanay? Masasabi ko, Mami, na maling-mali ako sa iniisip ko. Minsan gusto ko ng patotohanan yung sinasabi nila na kapag matanda na tayo, yung magiging liability na lang tayo. Mas gugustuhin na nilang mamatay tayo. Hanggang sa isang araw, nakaupo ako sa isang park.
sa malayo may matandang lalaki na nakaupo. Napansin kong nakatingin siya sa akin. Sasaya ko na may kasing tanda ko na nandoon din. Sumagi ka agad sa aking isipan na di kaya katulad ko siya. Hindi kaya nung bata pa rin siya, marami siyang inaruga, inalagaan. At ngayon nag-iisa na lang siya. Nung lumingon ako mami na wala naman akong katabi, nag-iisa ako. Kaya nasisiguro kung ako yung tinitingnan niya at nakasmile siya. Gumante rin ako ng smile. At mamaya-maya dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ayun, umupo talaga sa tabi ko at nagpakilala. Kaya nagpakilala din po ako. Nagkakwentuhan. Nagkaiyakan pa nga kami that time eh. Unang pagkakilala. Hindi ako nagkamali, pareho kami. Pero mas marami yung natulungan kong mga kabataan. Naiwan sa ngayon kung nasaan na sila. Nag-iisa na rin daw siya. Sabi ko naman sa kanya, pareho tayo. Nagkataon lang na, eto. Ito yung naging benefit ko sa pag-aalaga ng mga bata noon. Nasa edad kong ito, malakas pa rin ako. Nakakakita ng maayos. Nakakapaglakad ng maayos. Nakakapagsalita pa at maganda ang pandinig. At sabi nga sa akin nung matandang lalaki rin na ang hirap ano. Mabuti na lang at napaghandaan ko rin ang pagtanda ko. Dahil kung hindi, baka namatay na ako ng gutom. Kahit papano mula nung bata pa ako, nagtabi na po talaga ako. Dahil iniisip ko rin na hindi natin masasabi itong mga batang tinutulungan natin pagdating ng panahon kung lilingunin pa tayo at hindi ako nagkamali. Hindi na ako nagsalita, mami. At nakikita nung kausap ko na naghahabulan na yung mga luha sa aking mga pisngi. At doon hinawakan niya ang aking kamay. Gusto niya akong i-comfort. At doon din sinabi niya sa akin, nahihirapan ka bang mag-isa? Sagot ko sa kanya, oo naman. Ang hirap kaya sigurong mamatay na nag-iisa ka, no? Baka kung hindi ka pa mangamoy, hindi pa malaman. Napatitig sa akin yung matandang lalaki. Mamaya-maya dahan-dahan pinipisil niya ang aking kamay. At sinabi niyang, gusto mo ba akong makasama? Nakaramdam ako ng hiya, mami. Sabi ko sa kanya, pwede ba bang ganon? Sa tanda natin ito. Sagot niya sa akin, why not? O di ba pareho tayong nag-iisa? At least kahit pa paano. Kung maglakad tayo, magkahawak kamay. Magkatabi tayong matulog. May kasama. Ano't ano man ang mangyayari. O ay di, kung ako man ang mauna, may magsasabi ng tulong. Muli akong naluha, mami. Dahil iniisip ko, pwede kaya. Ang sarap kayang may kasama.
At dahil doon yung apo ko, kung saan ko ipinamana na yung bahay na tinitirhan ko. Ipinalam ko sa kanya na may nakilala ako at gusto niya akong pakasalan. Akalain mong sa telepono sinigawan niya ako. Anong klaseng matanda ka? Di ka na nahihiya. Sa tanda mo yang mag-aasawa ka pa. Magtatrahe ka pa. Anong akala mo sa sarili mo, teenager? Ang tagal hindi ako nakapagsalita, Mami. Sobrang sakit. Mumurahin ka ng taong inaruga mo. Pinagsakitan mo nung bata pa. Ibinigay mo sa kanya kung ano ang meron ka. Dahil siya yung sa lahat, siya ang paborito mo. Palibhasa na turuan mo ng maayos, pinalaki mo ng maayos. Na siya yung inaasahan mong mag-aaruga sa'yo. Kaya doon mo ibinigay yung lahat-lahat sa'yo. Pagkatapos ngayon, sisigawan ka lang. Hindi lang man nagtanong, Lola, kailangan mo pa ba? Nagmasabi ko lang naman sana kung bakit kailangan ko mag-asawa. Pero ang nangyari, minura niya ako kaagad. Napakasakit ang ginawa niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, sana abutin nila ang edad ko. Nang maramdaman nila kung ano ang pakiramdam mong matandang nag-iisa. Kaya sabi ko sa kanya, anak, puntahan mo naman ako para dito tayo mag-usap. Huwag mo naman ako sinisigawan dito sa telepono. Hihintayin kita. Pero Mami, hindi po dumating. Dinala na ako nung matanda na nakilala ko na gusto ako pakasalan doon sa kanyang tahanan. Maliit ang kanyang tahanan, may dalawang kwarto. Kasi sabi niya pagka may dumadalaw sa kanya, may matutulugan. May maliit na kusina, sala, kompleto po ng gamit at napakalinis. Kaya nga tinanong ko siya, bakit napakalinis ng bahay mo, napakaayos ng mga gamit mo. Sabi niya, may teenager akong sinusweldohan. Diyan lang, kapitbahay. Siya ang naglalabas sa akin, naglilinis ng bahay. Nagluluto kapag tinatamad ako ng pagluluto. Pero kadalasan ako talaga. Siya lang talaga yung naglilinis. At mabait na bata yun. At yun, sabi niya kung papayag kang pakasalan kita, dito na tayo titira. Hindi ako nakasagot kaagad sa kanya, Mami, that time. Hinihintay ko pa rin yung aking apo kung saan ko ipinamana yung bahay ko. Pero dahil sa ilang buwan na rin na hindi talaga dumating, hindi na rin ako tumawag. Pumunta kami sa isang shop. Pinapili niya ako ng wedding dress. Pagkatapos, nagpakasal kami. Hindi na namin kailangan ng mga rehistro o whatever. Yun lang bas-bas. Yun naman ang importante. Dahil sa tanda namin, hindi naman din kami magtatagal. Hindi na kami nag-a-after ng kung anumang mayroon siya o mayroon ako. Nakasal kami na ni isa. Walang nagpakita sa akin doon sa mga taong pinagsakitan ko. Siguro mga sobra isang buwan na nakasal na ako. Dahil malaki yung bahay ko, sinabihan ko yung asawa ko na
Doon muna tayo sa bahay ko. Dahil malaki yung bahay, wala pa yung bata, maraming mga gamit, baka nakawin. Pumayag naman yung asawa ko. Pero siguro may nabalitaan yung... Una balitaan ng apo ko. Na doon na tumira yung asawa ko at nag-asawa na talaga ako. Umuwi. Galit na galit pagdating. Sabi niya sa akin, iligpit mo yung mga gamit mo at lumayas kayo dito. Halos matunaw ako sa hiya sa asawa ko. Niyakap ako ng asawa ko at tinulungan akong mag-ayos ng mga gamit ko. Sabi niya, yung mga importante lang sa'yo ang dalhin mo. Hayaan mo na yung iba. Kung kukulangin ka, bibili na lang tayo. Yun at yun din na pagkakataon. Umalis po kami. Bumalik kami doon sa bahay ng asawa ko. Masaya ako, Mami. Kahit sa tanda namin. Magsumikap kaming maging masaya. Mag-asawa kami hindi sa kung ano pang bagay, yung companionship. Kung hindi ka pa inaantok, may kausap ka. Kung may masakit sa'yo, may nadadaingan ka. Kapag natutulog ka, may nakakapa ka sa tabi mo na may katabi ka. Ang sarap sa pakiramdam at napakabait ng asawa ko. Nasabi ko tuloy, matagal ka na rin palang biyudo at ganun din ako. Sana nagkita tayo noon at nang nagkaroon tayo ng mahabang panahon sa pagsasama, siguro mas magiging masaya pa tayo. Pero anong sagot niya sa akin? Masalamat pa rin tayo. Dahil kahit nasa napakaikling panahon, hindi ipinagkait sa atin ni Lord yung ganitong saya na mayroon tayo ngayon. At least kahit papaano, iwan man natin ang mundong ito, aalis tayo na mabao natin ang pagiging masaya natin sa mga huling araw. Hindi ko naman napigilan na maluha. Sobrang naiyak ako at napayakap ako sa asawa ko. Sabi ko, hindi ako nagsisi na minura ako ng apo ko. Dahil sa pagmumura at pag-iwan nila sa akin, nakita tayo. Kung nagkataon na andyan sila palagi sa akin, marahil hindi ako napunta sa park para makita ka. Salamat sa Diyos, kahit matatanda na tayo, masasabi kong tayo pala yun sa huli na itinadhana niya. Ngayon, Mami, ang gusto ko lang naman sana itanong sa'yo. Sa sama ng loob ko, gusto ko sanang bawiin yung bahay sa apo ko. Dahil napakawalang galang. Dahil gusto ko na lang sanang ibenta at ibigay ang pera sa orphanage. Tama kaya yung gagawin ko, Mami? At pwede pa ba kaya? Sana, Mami, payuhan mo naman ako. At maraming maraming salamat sa pagbigay daan po ng aking liham. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Nagmamahal, Lola M.